Nagsimula ang kwento sa pagdating ni na Madam De Valanges at Mer Choi sa isang kumbento upang bisitahin ang anak ni De Valanges na si Cecil. Nariyan ang dalaga para matutunan kung paano mamuhay ng maayos na buhay ang isang dalisay at birhing babae. Tuwang-tuwa siyang umalis sa kanyang pagsasanay sa choir at nagmamadaling binati ang kanyang ina at si Mer Choi. Nabalitaan ni Cecil na ipapakasal na siya ng kanyang ina, kaya sinubukan niyang kumpirmahin ito kay Mer Choi. Nang malaman niyang totoo ito, hiniling niya sa kanya na alamin kung sino ang lalaking papakasalan niya. Sinubukan ni Mer Choi na tanungin si De Valanges tungkol sa pangalan ng lalaki, ngunit itinago niya ito sa kanya dahil hiniling ito ng magiging asawa ni Cecil. Sa halip, hiniling ni De Valanges kay Mer Choi na sanayin si Cecil at tulungan siyang maging isang inosente, ngunit matali nung batang babae na may wastong ugali. Sa gabi, dinala ni Mer Choi si Cecil sa isang opera house upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sa panahong iyon, nakatagpo ng mga dalaga si Viscount Valmont at tinuruan siya ni Mer Choi sa mga wastong paraan ng pakikisalamuha sa mga lalaki. Inimbitahan ni Cecil si Valmont na manood ng opera, ngunit inilabas ni Mer Choi ang lalaki para makausap. Ibinunyag ni Mer Choi na si Cecil ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon at sinabi ni Valmont na aalis siya sa bansa upang bisitahin ang kanyang matandang tiyahin na si Madame de Rosemont. Bumalik si Mer Choi kay Cecil at sinabi sa kanya na si Valmont ay isang lalaking kilala sa pagsira sa karangalan ng mga birheng babae at dapat niyang layuan siya. Nalilito, tinanong ni Cecil kung si Valmont ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Mer Choi sa dalaga na hindi nararapat na magtanong ng ganyan sa isang widow na tulad niya. Tinanong ni Cecil kung wala siyang boyfriend, na sumagot siya ng wala. Nang maglaon, nagpalipas ng gabi si Mer Choi kasama ang isang lalaking nagngangalang Gurkort. Nang paalis na siya, tinanong siya nito kung kailan sila muling magkikita. Iniwasan ni Gurkort ang tanong, sinabing magiging abala siya sa mga darating na araw at wala na siyang oras upang makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagtitipon ang mga maharlika kung saan umaawit at tumutugtog ng harp si Cecil. Sa panahong iyon, ipinakilala ni De Valanges si Mer Choi sa nobya ni Cecil at ito ay walang iba kundi si Gurkort. Habang parehong nabigla, itinago ni na Mer Choi at Gurkort ang kanilang tunay na relasyon at nagpanggap na ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Si Mer Choi ay nasaktan sa kanyang natuklasan at umalis sa party. Dumating siya maya-maya sa bansa upang bisitahin si Madame de Rosemont, ang matandang tila nakakatulog sa isang laro ng baraha. Sa ibang lugar sa estate, sinusubukan ni Valmont na ligawan ng isang babaeng nagngangalang Madame de Torval na nagsisikap na maging tapat sa kanyang asawa. Mukhang busy ang asawa niya na nagtatrabaho sa ibang lungsod. Walang pagpipilian si de Torval kundi ang matyagang maghintay para sa kanyang muling pagbabalik. Ipinagtapat ni Valmont ang kanyang pag-ibig sa magandang babae, ngunit tinanggihan niya ang kanyang mga pagtatangka. Bumagsak si Valmont sa tubig at kapansin-pansing nagpapanggap siya na nalulunod. Natatakot si de Torval dahil dito at maging ang alipin ni Valmont na nagmamadaling lumapit upang iligtas siya. Nang mapansin ni de Torval na pinaglalaroan lang siya ni Valmont, umalis siya. Tumigil si Valmont sa pagkukunwari at pumunta upang iligtas ang kanyang alipin na tila nalulunod dahil hindi siya marunong lumangoy. Nagkita si na Mer Choi at Valmont at hiniling niya sa kanya na bumalik kasama niya sa Paris. Gusto niyang maghiganti kay Gurkort at plano niyang gamitin ang kakayahan sa pambababae ni Valmont para sa trabaho. Tila gusto niyang kunin niya ang pagkabirhen ni Cecil bilang isang paraan para insultuhin si Gurkort na gustong maging inosente at dalisay ang kanyang magiging asawa. Kahit na flattered si Valmont sa alok na trabaho, tumanggi siya dahil in love na siya kay Madame de Torval. Sa hapunan noong gabing iyon, pinukaw ni Mer Choi si de Torval sa ilang mga sensitibong usapan. Sa kalaunan, tinanong ang mga babae kung papayag silang magpalipas ng gabi kasama si Valmont. Hindi sinagot ni de Torval ang tanong, sinabing napakahalaga sa kanya ng katapatan at pagiging disente. Nagulat si Mer Choi na talagang hinahabol ni Valmont ang isang mahinhin na babae. Sinabi niya sa kanya na talikuran ang ideya dahil hinding-hindi niya ito makukuha. Kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa mga babae, hinamo ni Valmont si Mer Choi na tumaya. Kung magtatagumpay siya na matulog kasama si de Torval, gusto niyang hayaan siya ni Mer Choi na makasama ito. Sumang-ayon si Mer Choi, ngunit bilang kapalit, kung mabigo si Valmont, gusto niyang pumasok siya sa isang monasteryo at maging isang monghe. Tinanggap ni Valmont, at nang bumalik si Mer Choi sa Paris, nakipagkita siya kay de Valanges, na nagagalit kay Cecil dahil sa pagtatago ng mga sikreto sa kanya.
natuklasan pala ni De Valangis na ang kanyang anak na babae ay nagtatago ng mga liham ng pag-ibig mula sa kanyang guro sa harp na si Danceny. Inalok siya ni Merchoy ng tulong at agad na kinausap si Cecil tungkol sa bagay na iyon. Dahil buo ang tiwala sa kanya, si Cecil ay tumakbo pababa para kunin ang kanyang pinakabagong sulat. Nagmamadaling tiningnan ni Merchoy kung saan kinuha ni Cecil ang sulat at nadiskubring galing ito sa kanyang harp. Pagkatapos ay sinimulan niyang manipulahin ang inosenteng si Cecil para sirain ang arranged marriage nila ni Gercourt. Tinulungan ni Merchoy si Cecil na isulat ang kanyang love letter para kay Danceny. Sinabi rin niya kay De Valangis kung saan itinatago ng mga kabataan ang kanilang mga love letter. Inilantad ni De Valangis ang sikreto ng magkasintahan sa sumunod nilang klase ng harp. Pinalayas din niya si Danceny sa kanyang bahay na labis na ikinagalit ni Cecil. Upang mapanatili ang kanyang mapanlinlang na plano, tinulungan ni Merchoy ang magkasintahan na palihim na makapag-ugnayan. Nag-ayos pa siya ng pagpupulong para sa kanila sa gabing pupunta sila ni De Valangis para manood ng opera. Pagkaalis ni na Merchoy at De Valangis ng gabing iyon, umalis din si Cecil sa tulong ng mga katulong ni Merchoy. Dinala nila siya para makipagkita kay Danceny at binigyan pa siya ng masikip na damit para sa espesyal na okasyon. Pagdating ni Danceny, lumabas ng silid ang katulong ni Merchoy ngunit palihim na tiniktikan ang magkasintahan. Sa halip na magkaroon ng isang mainit na gabi at nag-aalab na pag-ibig, pinili ni na Cecil at Danceny na ipagpatuloy ang kanilang mga aralin sa harp sa halip. Samantala, naawa si De Valangis sa kanyang anak at nagpas siyang magmadaling umuwi. Sa takot na baka malantad ang kanyang plano, nagmamadali si Merchoy na sinundo si Cecil para dalhin siya sa opera house. Nang bumalik si De Valangis sa opera house mamaya, nahanap niya si Cecil kasama si Merchoy at naglaho ang lahat ng kanyang hinala. Nag-aalala, sinabi ni De Valangis kay Merchoy na pinag-iisipan niyang ibalik si Cecil sa kumbento hanggang sa araw ng kanyang kasal. Sinabi ni Merchoy na mayroon siyang mas magandang ideya at dinala niya si Cecil sa kanayunan. Ipinagpatuloy ni Valmont ang kanyang pagsisikap na makuha ang puso ni Madam de Torval. Inanyayahan niya itong mag-hunting, ngunit ito ay isa lang pakana upang akitin siya sa isang romantic date. Dinala niya siya sa hardin, kung saan naghanda siya ng isang romantikong pagkain at kumuha ng mga musician para tumugtog para sa kanila. Naantig si De Torval sa ginawa ni Valmont, ngunit hindi pa siya handang sumuko sa kanyang panliligaw. Naglabas siya ng liham mula sa isang kaibigan na nagsasabing si Valmont ay walang iba kundi isang bihasang babae ro na kilala sa pagsira sa karangalan ng mga babaeng tina-target niya. Nang tanungin niya ito kung totoo iyon, nabigo si Valmont na ipagtanggol ang sarili. Idineklara niya lang na sincere ang feelings niya para sa kanya at umalis. Nakasalubong niya si na Merchoy at Cecil, nakakadating lang para manatili sa estate. Samantala, sa Paris, sinubukan ni Danceny ang regiment ni Gercourt. Hindi tulad ng ibang mga aplikante, si Danceny ay mahusay humawak ng espada at nakuha ang respeto ni Gercourt. Dahil ganap na alam na kaharap niya ang lalaking ikakasal sa kanyang kasintahan, tinanggihan ni Danceny ang imbitasyon ni Gercourt na sumali sa kanyang regiment. Sa kabilang banda, pinapasaya ni Valmont ang mga babae sa country house dahil siya lang ang lalaki doon. Gumugol siya ng oras kasama si Cecil, hinahayaan siyang mag-enjoy sa laro ng sword poker. Pinagmamasdan siya ni De Torval at tinanong si Merchoy para sa kanyang opinyon tungkol sa kanya. Sinabi ni Merchoy na kinikilala niya si Valmont bilang kanyang kapatid at siya ay nakakakilabot na husband material. Nang mapansin na gusto ni De Torval si Valmont, pinayuhan siya ni Merchoy na umalis sa estate sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng isang gabi ng medyo walang kabuluhang pagtipto at pagsasayaw sa klasikal na musika, inimbitahan ni De Torval si Valmont sa kanyang silid. Inamin niya na nahulog siya sa kanya kaya hiniling niya sa kanya na umalis sa estate dahil hindi niya kaya. Nawasak sa kanyang damdamin, nagkulong si De Torval sa kanyang silid. Di nagtagal, hiniling ni Merchoy kay Valmont na tulungan si Cecil na magsulat ng love letter para kay Danceny at pumayag siya. Pumunta siya sa silid ng batang babae at tinulungan itong isulat ang liham. Sa isang punto, nagpa siya si Valmont na ipakita kay Cecil ang galing niya sa paggamit ng espada na sikat siya. Nang matapos ang gawain, nagmamadaling pumunta si Cecil kay Merchoy at sinabi sa kanya ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na siya ay ganap na nalilito tungkol sa kanyang mga naramdaman at walang ideya kung ano ang gagawin. Pinayuhan ni Merchoy si Cecil na pakasalan si Gercourt at lihim na kunin si Danceny bilang kanyang kasintahan. Dumating ang umaga at dumating si De Valangis upang kunin ang kanyang anak na babae.
tinawag siya ni Valmont para tanungin siya kung bakit ipapakasal si Cecil sa lalaking mas matanda sa kanya. Ang mga bagay ay mabilis na nawala sa kontrol habang ang mga maharlika ay nagtatalo, at sa huli, lahat sila ay humingi ng opinyon kay Cecil tungkol sa bagay na ito. Ang walang muwang na batang babae ay nagsabi na siya ay magiging asawa ni Gercourt ngunit nais niyang panatilihing kasintahan si Danceny. Galit na galit si De Velangis sa sagot niya at gusto niyang ibalik agad si Cecil sa Paris. Nalaman ni Valmont na umalis si De Torval sa country house at bumalik sa Paris. Kaya naman, dali-dali siyang umalis para salubungin siya sa bahay nito. Naantig na sinundan siya ng lalaking mahal niya, si De Torval ay sumuko sa kanyang damdamin at natulog kasama si Valmont. Sa umaga, sinabi niya kay Valmont na sinabi na niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanya at handa na siyang maging babae nito. Si Valmont, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Habang si De Torval ay pumunta sa palengke upang mamili ng pagkain, tumakas si Valmont na naiwan lamang ang kanyang liham ng paalam. Nang mabasa ni De Torval ang nilalaman ng liham na ito, sinabi ni Valmont na nagkamali siya sa pag-iisip na maaari siyang magbago. Pagkatapos ay hiniling niya na makatagpo si De Torval ng isang taong tunay na karapat-dapat sa kanya. Nakipagkita si Valmont kay Merchoy maya-maya at sinabi sa kanya na nanalo siya sa kanilang pustahan. Ang ginang ay tumangging tuparin ang kanilang pustahan na nagpagalit kay Valmont dahil ito ay isang bagay ng paggalang sa kanilang pustahan. Hindi naaangkop na pinukaw ni Merchoy ang galit ni Valmont na nagpagalit sa kanya. Nagdeklara siya ng digmaan sa kanya at itinapon siya sa kanyang paliguan bago umalis. Nagpa siya si Valmont na tulungan sina Cecil at Danceny na magpatuloy sa paglalaro at ipasa ang mensahe. Nag-alok siya na tulungan ang batang babae na magsulat ng mga liham at sumang-ayon siya basta't hindi niya gagamitan ang kanyang espada tulad noong nakaraang araw. Isang araw, habang palihim na nakikipagkita si Valmont kay Cecil, dumating si Gercourt para regaluhan siya ng isang mamahaling kwintas at sinabing darating ang hari sa kanilang kasal. Dahil dito, nagdadalawang isip ang dalaga sa plano niyang makasama si Danceny. Nang mapansin ito, binago ni Valmont ang kanyang mga plano at sinabihan si Cecil na magtapat kay Danceny tungkol sa pagsunod sa payo ni Merchoy na pakasalan si Gercourt at panatilihin ang binata bilang kanyang kasintahan. Ang mensahe ay nakarating sa mga bisig ni Danceny. Pumunta siya sa bahay ni Merchoy para bantaan siya na sulatan si Cecil ng liham ng paghingi ng tawad para sa kanyang masamang payo. Kalaunan ng gabing iyon, ipinaalam sa kanya ng katulong ni Valmont na si Madame De Torval ay nasa labas, basang-basa sa ulan, naghihintay na anyayahan siya nito sa kanyang bahay. Sa kanyang awa, pinapasok siya ni Valmont at buong gabi silang nagkaroon ng mainit na sandali. Paggising niya sa umaga, nalaman ni Valmont na iniwan siya ni De Torval tulad ng ginawa niya sa kanya noon. Bumili siya ng mga bulaklak at binisita siya sa kanyang bahay ngunit umalis pagkatapos makitang magulo ito at naroon ang kanyang asawa. Pagkatapos ay binisita ni Valmont si Merchoy, umaasang maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Mukhang pumayag si Merchoy at nagtapat pa ng nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, isa lamang itong pakana dahil bigla niyang isiniwalat na pinaglalaroan lang siya. Binuksan ni Merchoy ang kanyang silid at inihayag si Danceny sa kanyang kama at talagang sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkuha ni Valmont sa pagkabirhen ni Cecil sa unang pagkakataon. Sa galit, sinampal siya ni Valmont sa mukha at umalis. Sa pagtatangkang iligtas ang sitwasyon, bumili si Valmont ng mga damit na panlalaki at nagtungo sa bahay ni Cecil. Pagdating doon, sinabihan niya ang dalaga na magsuot ng damit para makatakas sila. Laking gulat niya, naunang dumating doon si Merchoy at minanipula na niya si Cecil na huwag maniwala sa kanya. Dumating si Madame De Velangis kasama ang kanyang mga bantay at pinaalis si Valmont. Pagdating niya sa bahay, nakatagpo ni Valmont ang mga katulong ni Danceny na nagpaalam sa kanya na hinahamon siya ng binata sa isang duel. Pumunta si Valmont sa isang tavern ng gabing iyon at kumuha ng tatlong lasing upang maging saksi niya sa tunggalian. Pagkatapos ng isang gabing pag-inom, dumating si Valmont na lasing sa tunggalian. Napagtanto ni Danceny na hindi makakalaban ng maayos ang kanyang kalaban at sa tingin niya ay hindi siya sapat para magpatuloy sa tunggalian. Sinabihan ng binata si Valmont na humingi na lang ng tawad at patatawarin niya ito. Ang pahayag ay nagpagalit kay Valmont na naniniwalang sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang mga batang magkasintahan at hindi na kailangang humingi ng paumanhin para sa anumang bagay. Pagkatapos ay inatake niya si Danceny habang tumatakbo ang mga lasing na saksi at tinakpan ng kanyang alipin ang kanyang mga mata. Sa huli, tinapos ni Danceny ang buhay ni Valmont sa pagtatanggol sa sarili.
Sa libing ni Valmont, lahat ng babaeng nagmamahal sa kanya ay dumating para magbigay galang maliban kay Madam de Torval. Kinausap ni Cecil si Madam de Rosemond at ibinunyag na nagdadalang tao siya kay Valmont at masayang niyakap siya ng matandang babae. Makalipas ang ilang sandali, ikinasal si Cecil kay Gercourt. Masaya ang lahat maliban kay Madam de Merchoy na nag-iisa at naiinggit na lahat ng dumalo na kasama ang kanilang mga kasintahan. Sa sementeryo, binisita ni Madam de Torval ang libingan ni Valmont. Nagtapos ang pelikula pagkatapos niyang magpaalam sa lalaking mahal niya at umalis kasama ang kanyang asawa. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.